Alright, good morning and welcome sa Bicol Auto Search, and dito na naman tayo. So tapos na po ang ceramic coating ng Toyota Innova na 2009. So sa ating kliyente sa Batangas, eto na po yung sasakyan ninyo. Sobrang ganda, sobrang linis, tanggal po talaga yung mga watermarks niya sa body. So talagang ang linis niya, ang kinis ng sasakyan. Even dito po sa salamin niya, so parang bagong-bago po talaga yung sasakyan. Yan, sobrang ganda. Isa na naman itong quality unit. Maganda na ang engine, maganda na yung sasakyan, maganda yung takbo, pinapaganda pa natin yung body. So, grabe. Sobrang ganda, sobrang linis. Even yung interior, so nawashing na rin po nila ito. Pero syempre, nakafocus sila dito sa exterior talaga. So, super detailed ang linis, kahit yung mga kasuluk-sulukan, super linis po talaga siya. So, hanggang dito, yan. Detailed talaga yung linis. Sobrang ganda. Dito, makikita nyo po, yan, talagang nilinis nila yan buo. Hanggang dito, pati nga yung plate number, sobrang linis na. Ito sobrang liwanag, sobrang clear. Dati ito may mga watermarks po ito eh, pero ito yan. Super linis. Kaya sobrang ganda. Sobrang ganda talaga magpa-ceramic coat. And of course, andito na rin yung pang-maintenance niya na. Ay, asan na ba? Ito. Yun. So may free ito na pang-maintenance. So actually kasi ang ceramic coating, kung dito lang po kayo sa Sorsogon or malapit lang dito sa area, may maintenance po ito na monthly. May sila po yung nagka-car wash ng sasakyan. Pero since malayo po yung kliyente natin, binibigay na lang nila yung pang-paganda ulit ng coating para at least ma-maintain niya yung kagandahan nitong sasakyan na to. So itong ceramic coating maglalast po ito ng 3 years. So base sa ating nagsiseramic coat. So basta aalagaan lang po talaga, wag lang gaanong sasabunin, wag lang po iwawak. So talagang tubig lang and punas. Then of course yung pang-maintenance po nila sa coat. Kahit ito, tingnan mo oh. Talagang lumabas yung ano niya, lumabas yung kulay niya. Ayan. So, ang ceramic coating nito kasama din pati yung roof. Kaya makikita nyo, pati yung roof niya sobrang linis. So, yun. That's it. Tapos na po sa ceramic coating. By Monday, ang schedule po nito, pupunta na po ito sa magpa-follow up po tayo sa LTO ng confirmation. Then kapag andun na po yung confirmation, papasok na po, pupunta na po ito sa Highway Patrol, babayaran sa Land Bank, Crime Lab, and balik sa LTO for transfer of ownership. So, hihintayin lang po natin yung confirmation. Yun lang ang magpapatagal sa atin ng konti. Pero, ipa-follow up naman namin yun, okay? So, habang naghihintay naman tayo doon, itatago po muna natin ito dito sa garahe natin. Kasi, syempre, 3 days po ito, bawal maulanan, bawal mabasa, kaya itatago po muna natin siya, okay? And, tingnan nyo po yung Sportivo, yun, nakakover po ang Sportivo, bawal po yan maulanan, hindi po yan nababasa, kaya sobrang, mas lalong ma-appreciate yan sa actual na, pag nakita nyo actual yung unit. So, the same with this one, itatago natin to, ano ngayon, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. So, Tuesday lang to pwede lumabas. Pero Monday, if ever pwede na sa LTO, ilalabas natin to na Monday. Pero dapat hindi umulan. So, hindi dapat siya pwede mabasa. Okay? So, after nun, na transfer of ownership, kung kakayanin na po natin ma-deliver, deliver na po tayo next week. Pero kung medyo alanganin pa po sa schedule ng LTO, maghihintay po tayo the following week. Kasi Thursday, naka-schedule po kami sa Masbate para mag-deliver ng Sportivo. So, possible po, ito, magsasabay po ang deliver nito. So, by the way, sa buyer din po natin ito, tapos na rin po ito mabuffing, tapos na ang PMS, ready na po ito, itakbo papuntang Daet Camarines Sur.
na-check na po lahat nito yung brakes, na-check na po lahat nito yung oil, pati yung mga belt niya. So, condition na po siya. Okay? So, ito naman, maliban pa pala sa transfer of ownership, naka-schedule na rin po ito papalitan ng mga tint. Kasi yan po, medyo madumi na yung tint niya. So, papapalitan po natin yan. Yan. Kita ba? Nakikita? So, ito po yan, oh. Ito. Yan. So, kailangan na po palitan yung tint. So, papapalitan na rin po natin. Okay? So, actually, hindi na yung kasama sa package. Pero since nakita natin na madumi, papapalitan na natin. Para at least maganda talaga. Okay? Maliban doon, another schedule nito next week. Ipapa-PMS na rin po natin ito. Ipapa-check na natin ang oil, ang belt, ang brake since babiyahe po tayo para good condition at gagamitin na lang talaga ng makakabili sa atin. Okay? So, before we end, ang dami po nagpapa-shout out. Pero, konti lang yata itong na-screenshot ko. And, first, shout out naman po sa next video from Cambodia. Antayin ko po kapag may Innova ulit na automatic. So, galing po yan kay Sir Milo Jacob. So, nasa Cambodia po siya. So, regards po dyan sa lahat ng mga Pilipino. Ingat po kayo palagi and God bless you all. And ito rin po, shout out din po sa next video. Keep safe, Idol. Lodi, si Anton's Habalde Vlogs. Thank you very much, sir, for watching sa mga video namin dito sa Bicol Auto Search. And of course, ito ba? Baka kaawaan, boss, dyan din ako makakuha sa inyo. Talagang sulit ang pera sa mga setup nyo. Once again, thanks and God bless sa inyo. Maraming maraming salamat po. So, aabangan po namin ang pagbili ninyo sa amin ng sasakyan kay Sir Adonis Abukayan. And shout out na rin daw, watching from France. So, nasa France din si Sir. Regards din po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa France. Ingat po kayo palagi. And meron pa. Shout out din po. Lagi ako nanonood ng mga videos ni Sir. Dito po ako caregiver sa Israel. So ang dami din po dyan Pinoy. Ang dami po natin dyan kababayan. Ang dami din po dyan Bicolano. So shout out kay Sir Limuel Earl Ronquillo. And of course, meron pa. Watching from Israel, pa-shout out po next vlog si Sir Gary Salcedo. So parehas po ito na dalawa. Parehas sila from Israel. Ingat po kayo dyan palagi. God bless and keep safe. And eto pa. Grabe, gusto ko rin tumarating. Kay Sir Fernando Jose Lucido III. So nasa Davao po sila. Wow, ang gaganda ng sasakyan nyo, Sir Ton. Watching from Davao. Pa-shout out naman, Boston. Lucido family from Davao City. So hello po dyan sa inyo lahat. Maraming salamat po sa support nyo sa Bicol Auto Search. And of course, as requested ng family, ng buyer nitong Toyota Innova, pa-shout out din po ng family nila. Di lang niya na-mention kung saan silang lugar. So actually, pinapa-shout out niya kapag deliver na to. Pero andito na tayo. So i-mention na natin si Ma'am Angela Pascual, Romena Pascual, and Rosalie Pascual. So mga anak po sila ni Sir Rolando na bagong may-ari na po nito na Toyota Innova. So, okay. That's it. That's all for today. So, ngayon, medyo busy din kami kasi nag-aasikaso kami ng bagong office na lilipatan ng Bicol Auto Search. I mean, hindi naman talaga lilipatan. Dagdag office po yon. Kasi ito po, magiging warehouse na po ito lang ng lahat ng mga parts ng sasakyan, ng mga accessories natin, mga merchants natin. And of course, dito magiging garahe na po ito ng mga lahat na sasakyan. So, mayroon lang po tayo doon office and of course, mayroon din doon display na at least dalawang sasakyan. Kaya medyo busy po kami ngayon. So, yan po muna sa ngayon. Have a nice day. God bless and keep safe. And by the way, kay Sir Security Bank. Si Reza po yun, no? Hinihintay ka? Kaway naman dyan, Reza. Okay. Thank you.